Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ikinakasa ng Armed Forces of the Philippines ang panibagong rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, layon nitong patunayan sa China na hindi sila matatakot ng anumang harassment sa bahaging ito ng karagatan ng Pilipinas. Naniniwala si Aguilar, bahagi rin ito ng paninindigan ng sandatahang lakas na itaguyod ang batas sa kabila ng mga aksyon ng China. Hindi naman ito sinabi kung kailan isasagawa ang panibagong resupply mission, pero bahagi aniya ito ng kanilang tungkulin at pananatili ng presensya ng puwersa ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Samantala, sinabi ni AFP Chief General Romeo Broner Jr. na isiniwalat niya ang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, inihayag ni Broner na sa pagdalo niya sa Indo-Pacific Chiefs of Defense Conference sa Fiji ay ibinunyag niya ang patuloy na panghihimasok ng Chinese vessel sa teritoryo ng Pilipinas. Pero binigyang katwiran ito ng kinatawan ng China at sinabing sinusunod nila ang international laws at hindi nito kinikilala ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. Muling umapila ang samahan ng mga taxi operator sa pagtataas ng kanilang flag down rate sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang apila ay pinarating ng Philippine National Taxi Operators Association President Bong Suntay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mula sa kasalukuyang 40 pesos na flag down rate, nais ng grupo na gawin itong 70 pesos. Ayon pa kay Suntay, huling pinagbigyan ng hirit nilang taas noon pang 2017 kung saan pumapatak lamang sa 34 hanggang 38 per liter ang presyo ng gasolina. Sumuko sa militar ang 6 na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Cotabato. Tatlo sa mga ito ang sumuko sa 90th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Ladtingan, Pikit, Cotabato. Kasamang isinuko ng tatlo ang kanika nilang armas, kabilang ang dalawang Garand rifle. Samantala, tatlo pang miyembro ng BIFF Karyalan Faction ang sumuko at nagbaba ng kanilang armas sa Community Support Program Preventing and Countering Violent Extremism sa Barangay Kabasalan sa Naturang Bayan. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.